always your number one SM Radio Station. Ang ani ni Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Lunes na naman po mga kabisyo. Pang ilang week na to ng November, partner? Second week. Second week of November. Wala pa balak ko lumabas yung anak ko. Anyari nanak. Ano ba as of the latest check up? Wala pa, bukas pa ulit. Yeah. Ah, bukas pa ulit. Wala pa, wala pang wala indication pang, na paramdam sa iyo. Meron konti pero hindi eh. Dapat kung labor pain siya, yung paninigas, dapat every 4 minutes or 5. Eh ang nangyari sa akin maninigas so after 35 minutes ulit yung pangalawa. Feeling ko pag laki niya anak mo paasa talaga yan. Napalagay ko rin. Bata pa lang paasa na eh, diba? Good morning po sa inyo lahat. It's a beautiful Monday ng umaga dito po sa Pasay City, dito po sa area namin. Maganda po ang sikat ng araw. Sana naman po kung saan man parte kayo ng mundo ngayon o parte ng Pilipinas, eh maganda din po ang sikat ng araw. Napanood niyo na ba yung Bohemian Rhapsody? Ang ganda nga ng reviews eh. Ang ganda ng Bohemian Rhapsody, as in, ay grabe yung hangover ko. May namatay ba doon? Ha? May namatay ba doon? Oo, kasi story siya ni Queen eh, ng banda. Sila yung kumanta ng We Are The Champions, diba? Sila yung kumanta nun. Nagmamangmangan na kayo. Oo. Ang ganda, promise. Sobrang ganda talaga. Marami ganda nga ng nagsasabi. Nakita ko nag-share ng ganyang awitin si Moy Moy Palaboy kasi sabi niya, sa sobrang ganda ng pelikula, naalala niya yung ginawa nila dati na cover. Kaya pinose niya. Oo, correct. Totoo yan. Kasi maganda talaga. Ako promise, grabe yung hangover ko. As in, lagi akong Skalabush, Skalabush, do you do the pambongo? Ang ganda niya. You classic. Gotta watch it, guys. Maliban sa mga music talaga nila, all-time favorite. Hanggang tama. Ngayon, napapainggan pa rin sa radyo, kinakanta sa video, okay. Tama. Pine-perform sa maraming stage. Tsaka ang daming, ang daming lessons, eh. Isa sa mga napulot ko lesson dun sa kwento ng Bohemian Rhapsody is you gotta be different. Kailangan unique ka, eh. Noong mga panahon na yun, sino nakaisip na gumawa ng kantang Bohemian Rhapsody, yung may opera. Diba? Wala. Wala, eh. Rocker, yung mga yun, eh. Tapos sino nakaisip nun? Tsaka, diba, unthinkable yung kasi diba tayo nga kapag nakita natin sa playlist natin na may Bohemian Rhapsody, Diyos ko Lord, 6 minutes. Oo, nag-away yung kanilang producer tsaka yung Queen dahil sa 6 minutes yung Bohemian Rhapsody. Sabi niya, walang radio station ang tatanggap niyan. Oo nga. Imposible naman. Imposible yung tanggapin. Kasi diba, correct, 3 minutes lang ang kanta eh. Diba? Pero still pinush nila. O diba, hanggang ngayon, how many years later, eh kinakanta pa rin. Diba? Napakaganda talaga nung song na yun. Actually, marami silang mga magagandang songs. Ang dami. Napatok talaga worldwide. What? Kapag sa mga singing contest, pag may kumanta ng Bohemian Rhapsody, wala talaga, na. Alam na. Abangan mo talaga. Oo, tapos na laban. Finish na talaga. Totoo yan. Finish siya. Yung isang boss natin, nag-posting siya kahapon, sabi niya, kung pwede lang tumayo sa loob ng sinihan, nagpigil lang ako kasi mag-standing ovation siya mag-isa. Mag-isa. Muntang match. Oo nga, kami nanonood sa kami ng sine, ganda. Sobrang nagpalakpakan yung mga tao pagkatapos. Ang ganda niya. Mamaya ganda. Pa, no? Parang The Greatest Showman, parang ganun oo, din. Oo, basta magkaiba. Maganda din yung, of course, The Greatest Showman. Pero maganda, maganda to. Sige. Tsaka siguro, alam mo na, panahon ko to yung music. Oo. Kaya relate. Kaya relate. Pero yung story din talagang maganda, sobrang maganda. Ganda. Kakaiba. Sige, mamaya panoorin natin. Huwag niyo po muna tatanggalin sa mga sinihan, ha? Oo, huwag niyo muna tanggalin, ha? Hanggang hindi kami nakapanood ni Christian, pero huwag niyo muna tanggalin. Pero hindi ko ma-extend yan kasi pag ganyan sobrang mabenta, umaabot hanggang fourth week of tama, the month. Malay mo, di ba natin masabi. Correct. Anyways, yun yung goal nyo ngayong week na ito. Di ba, mapanood nyo po yan. It's nice to watch a great movie sometimes. Yan. Maraming salamat. Dear Nicole and Chris, tambalanisa since 2011, nag-aaway kami ng girlfriend ko. Paano yung girlfriend ko? Sobrang demanding. Gusto niya, ibigay ko yung password ko ng Twitter
Twitter or Instagram sa kanya. O kaya Facebook. Basta kahit isa lang daw. Maski email. Eh, ayoko magbigay. Kaya ang tanong ko, sa inyong tatlo, ano ba dapat talaga? Ibibigay ba dapat ng mag-jowa ang passwords nila sa isa't isa? Ang mga mag-asawa ba, Miss Nicole, ay nagbibigayan din ng password? Please naman help me kasi lagi namin itong pinag-aawayan. Ako para sa akin, what you don't know won't hurt you. Minsan kapag wala kang alam, mas masarap yun eh. Kesa, kasi kapag alam mo yung password, Diyos ko Lord, siguro every 32 seconds. Nagiging paranoid ka na. Sinicheck mo, diba? Dahil ka-specific every after 32 seconds, diba? Magkakalgal at magkakalgal ka. Diba? Isipin mo yun, wala ka ng ibang magagawa. Tama. Hindi ka makakapagtrabaho ng maigi, hindi ka kung ano man yung kailangan makapag-aral, kung ano man yung kailangan mong gawin. Hindi mo siya magagawa ng maigi kasi inisip mo, sino kaya yung nag-message? Ano kaya yung mga sinabi? May ibig sabihin kaya ito, Diyos ko Lord, eh praning-praning naman ni girl. Okay, to the point na mapapraning ka na, kabisyon, naalala ko yung sinabi sa atin nung ano nung nag-host tayo or may in-interview tayo na marriage counselor. Mm-mm. Talaga tendency naman ang na mga babae, investigative kayo eh. Oh. Pero hindi mo dapat pananaigin lagi yung pagiging pulis mo o pagiging correct investigador mo. Mm-hmm. Kailangan mangibabaw din yung tinatawag na trust. Kasi kung may tiwala ka sa ginagawa ng mister mo, may tiwala ka mismo sa mister mo, hindi mo na kailangan hingin pa yung pin. Hindi kasi ang hirap, at saka mahirap yun, ikaw din mismo hindi ka matatahimik. O, diba? Magkukuloy yung buhay mo kasi yung correct mga bagay na walang kahulugan lugan para sa'yo nagkakaroon ng kalugan. Halimbawa, yung office mate ng boyfriend mo, yung tamang lambing lang na kulitan, tapos sa'yo, kung ano-ano na nag-branch out. Ang dami mo nang naisip. Ine-exaggerate mo na ngayon yung kwento kahit hindi naman dapat. In other words, maraming hindi magandang epekto sa'yo to kapag hiningi mo pa. Kasi yung totoo yun, matitempt at matitempt kang gawin na lamang yung pagkalkal ng mga accounts ng mister mo sa halip na mag-plancha ka sa bahay, magluto ka ng pagkain. Hindi mo yan na magagawa yun. Correct. Meron pa yan na magpapanggap ka na ikaw yung mister, tapos yung parang mag bait ka. Oo, mga ganon. Ano, kita mamaya. Oo. Diyos ko, Lord. Nakuha ng fake account tapos imi-message yung correct asawa. Tapos pag pumatol, aawagin ka. Magagalit, di ba? Ay, nako. Gumagawa ka ng sarili mong multo. Tsaka kapag hiningi mo yung password, sobra mong controlling nun eh. Alam namin wala na yung galawan nyo. Oo. Wala na yung trust. Masyado nang matindi yung pagkocontrol mo. Eh, para saan pa may relationship kayo kung if it is not based on trust. Totoo, di ba? Laging ini-emphasize yun ano, sa mga seminar na kailangan talaga manaig yung tiwala sa isa't isa kasi tama, malaking foundation ng isang relasyon yan. So, kailangan malaman mo ang ibig sabihin ng ang kahulugan ng pagtitiwala. Corrected by. So, kung again, tatanungin mo kami kung dapat ba ibigay yung password, hindi. Ngayon, kung sa tingin mo ba, dapat maging basis ito ng breakup? Hindi, pero sana hindi naman hindi, no? Pero ako para sa akin, panindigan mo lang na hindi mo kailangan ibigay yung ano yung password mo. At huwag naman kayo maghiwalay ng dahil doon. Eh, paano kapag kasi girl nakipaghiwalay? Ayoko! Hindi mo binibigay sa akin password ng Twitter mo! Diba? Ako para sa akin, pwede din. Kasi ibig sabihin, masyado nakakatakot itong klase ng girlfriend. Ay, ganun, masyadong controlling, masyadong possessive. O masyadong manipulative. Oo, diba? Baka mamaya kapag napatingin ka lang sa isang babae, baka mamaya mag-auramentado. Yung kalbuhin niya kagad yung girl. Di ba, hindi mo masasabi. Masyadong ano, controlling eh. Huwag ganun, Kabisyo. Naalala ko talaga, isa din ka, kaibigan ko, ganun. Yung tropa niya, pinakausap. Kaibigan na naman ni Chupen. Kunyari, ikaw, duda ka kay Tanghenyo, magka-relasyon kayong dalawa. Tapos? So, syempre, gusto mo malaman kung pumapatol na ikipag-usap mong kanikanino, eh, silosa ka kasi. So, ang ginawa mo, gumawa ng account. Hindi, pinakausap sa kaibigan. Sabi niya, friend, kausapin mo nga yung asawa ko, tingnan natin kung ano pag-uusapan nyo. Kung papatol. Oo. Hindi mo gumagawa ng problema, yung gano'n. Isipin mo, nananahimik. Alam mo yun, nagde-Twitter, nagbabasa ng dyaryo, nagkakamot ng kuyukot, di ba? Tapos isang araw, guguluhin lang yung buhay. Ano ba tumawag ka ng tuwal sa sagutin? So, pag sinagot, makikita doon sa, ano, sa messenger, o bakit may miss call, bakit may video call pa dito? Yan, di ba? Ganyan. Pero, sinagot ba nung guy? Sinagot naman. Pero, hindi naman, wala naman talagang sabi nung kaibigan ko, kung sino nagsasabi din ng totoo, wala naman talaga na buong usapan. Nag-record, syempre, nandun na yun eh. Talaga nag-appear doon sa messenger nila na may video call, may miss call. Pero wala
wala naman talaga na pag-usapan. Okay. Tsaka walang malalim na nangyari. Oo, pero magkayon ang ebidensya nung kaibigan mo. Sabi. Ano to? Video call? Nag-video call kayo na babae nila. Pero sa unang-una, eh, alam mong ikaw naman ang tumawag. Grabe. Mas mga away ka, praning ka eh. Oh, sila pa ba? Ha? Tanong ko sila hanggang pa. Ngayon sila pa rin. Bilib ako sa friend mo. Oh. As in, alam mo, grabe, patayuan ng monumento yan. Grabe. Mahilig mag-invento, mahilig gumawa. Gumawa ng problema. Ka lang, sipin mo yung nananahimik lang. Tama. Gagawa ka ng kwento, gagawa ka ng issue. How insecure of you, di ba? Tama. Napakababa ng pagtingin mo sa sarili mo para gawin mo pa yung mga ganyang klase mga bagay. Huwag po tayong gumawa ng mga sarili po natin, mga multo. Yan, yan, adi yan. Ka ba? O ano man yung tinitira mo, itigil mo na yan, atang na loob. ako nabubwisit ako sa mga nagpapalitan ng account. Halimbawa, yung silalaki siya mag-manage yung kababae. Account ng babae. Kasi magkaibigan mo yung lalaki. Oh. Kakamusta mo, parang kamusta na, sumasagot yung girlfriend. Oo, yan, isa pa din yan, isa pa din yan. Weird. Paano kapag ka naging ganun yung mga jowa nyo, nang gagawin nyo? Diba? Halimbawa, may sikreto kang sinabi doon sa kaibigan mo lalaki. Eh, sa girlfriend pa lang nakakita. Kasi na, nagbe-bait din yung mga yan eh. Tinatrap kayo eh. Minsan, ikaw siyempre, sasakyan ka. Oh, kumusta mo, lakad yung kahapon. Oh, pare, si ano, ganyan. Ano pa talaga nag-tindi tayo? Pero yung pala, mo talaga. Girlfriend na pala yung katsat. Sa mahuli na, sa away na pare-pareho. Yan na. Damay-damay na lahat. Tapos sa susunod, pagbabawalan ng umalis, hindi na papayagan sumama. Hmm. Kasi nagkabulgaran sa ano eh. Sa messenger. Oh. Ay, naku, kasalanan na naman to ng social media. Dati wala naman kasi password. Nakaka-lurk eh. O basta kami, we don't believe in exchanging passwords. Mm. Kasi it's a form of mistrust, of being so possessive and controlling. At hindi yan yung mga nagpapatatag Totoo. At nagpapatagal ng isang relationship. At saka naniniwala din ako na kahit pa paano, bigyan naman natin ng privacy din. Konting espasyo para sa privacy nung tao kahit pa paano. Diba? Maganda pa rin sa relasyon yung privacy tsaka mystery na konti. Oo. Siguro lang, kung halimbawa, parang merong lumalandi-landi sa'yo, diba? Wag, ikaw na lang sa sarili mo, wag mo na lang patulan. Tama. Diba? Wag ka na lang mag-message back. Alam mo yun? Correct. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan. Paminsan, diba? May mga ganun. Pero make sure that you know your limits. Yung alam mo lang kung hanggang saan ka, yung mga Tama. Ganun. Pero paano kung pin naman daw ng ATM? Ayan na. Alam niya ba? Oo, kami alam na. Ikaw alam niya ang asawa mo. Ay, ang asawa. Teka, bitang may asawa ka nga ba? Nalilito ako sa kausap ko. Palagay natin may asawa ko. Kung may asawa ka. Kung may asawa ka. Ako sa kausap ko eh. Kung may asawa ka ba, ibibigay mo ba yung password? Bibigay mo ba? Ako? Yan din, isa pa yan. Ako, ibibigay ko talaga. Pati ATM din. Alam ko si Tanghenyo nung kabataan niya, nung may asawa siya. Hindi ko rin alam. Nag-iwalay na ata sila. Hindi ko sure. Nagbibigay siya ng ATM. Okay. Eh, kasi ang sa akin din naman na alam ko na medyo gastador ako. Hindi ako magaling sa financial. Surrender na lang. Mabuti kung ganun. Mabuti kung ganun. So, depende. Iba-iba naman ang arrangement. Iba-iba talaga. Correct. Basta ako para sa akin, generally, pagdating sa exchanging passwords, wag na lang. Mm-mm. Kasi hindi talaga siya makakatulong. Promise. For Tama. Your peace of mind, utang na lang, wag mo nang alamin yung password ng boyfriend mo or ng asawa mo. For your peace of mind. Para sa sarili mo rin yan. Pero yung ATM, o kaya yung mga PIN, yung mga ganyan, financially kasi, iba-iba ng setup bawat pamilya. Iba-iba ng sistema. Oo. Mm. So, pwedeng ibigay lahat, pwedeng hindi. Yung mga ganun ba? Kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang setup yan. Saka siguro doon kay ate sa mga kababayan o sa lalakihan na mahirap talaga pasukin yung mundo ng mga lalaki. Same lang sa mga lalaki. Sobra. Mahirap din pasukin yung mundo ng babae. Alam mo, magkaiba. Recently nga, isa nating tambalanisa si Toshi, nag-send sa akin ng meme. Dun sa meme na yun, yung lalaki nakatalikod, nasa kama sila eh, mag-asawa siguro. Yung lalaki nakatalikod dun sa babae, yung babae nakasilip dun sa lalaki na nakatalikod sa kanya, natutulog, ganyan. So yung babae, yung thought bubble niya nakalagay, siguro babae na naman ang iniisip niya. Yun yung sabi ng babae. Diba? Tapos, yung lalaki, ang iniisip niya, ano kayang bibiling kong arena bukas? Sa may Tondo ba o sa may Quiapo? So, ibig sabihin, like, sobrang totally different. Diba?
diba? What could mean one thing to a guy could mean another thing to a woman. Diba? Advanced namin mag-isip. Hindi ba't first date pa lang? Ang dami na naming naisip. Eh. Hindi ba't kapag tinext tayo ng mga crush natin, crush pa lang natin ng exclamation point, na wrong send pa. Para sa atin may meaning yon. Grabe, hindi niya siguro ma-express yung nararamdaman niya, kaya exclamation point na lang. You know, yung lalaki, wrong send, napindot, nalagay yung cellphone sa back pocket, na upuan, na send sa'yo, di ba? Basta may ganun kami. Pero, first date partner, yes, ang naiisip na namin, oh my God, magkaka-second date ba? Pag nagka-second date ba, may third. Pag may third ba, may fourth. Gano'n nakalalim ito, mapapakilala ko pa kaya siya sa mga magulang ko? Kung mapakilala ko at magustuhan nila, magiging kami kaya? Kailan kaya siya magpo-propose? Tapos, ilan kaya yung mga magiging anak namin? Yung mga anak kaya namin magiging pasaway o mabubuti? Samantalang yung lalaki nung iniisip, saan ka magpa-park? Okay, wala parking dito ah! Teka, paano ko buto ma-offer ng networking ko? Di ba magkaiba? Ganun lang pala talaga. Magkaiba. So, kapag ka inalam mo, yun yung sinasabi ni Tangenyo, na kapag inalam mo yung password ng boyfriend mo, what could mean nothing to the conversation na mababasa mo to your boyfriend? Baka wala would lang sa kanya. Would mean a lot to you. Di ba? Bakit kayo nag-uusap ng ganyan? Bakit ganun yung tawagan ninyo? Bakit ganun yung, di ba? Magkakaroon ka ng galawang satanas. Sige ka. Oo. Gusto mo yun. Yung mga the moves mo, ano yung pang-demonyo magagawa. Duda. Diba? Sobrang doubtful. Diba? Yung bilog na bilog yung mata mo sa lahat ng nangyayari. Bakit ganun? Ha? Saan na naman kayo pupunta? Bakit ganun yung tawag niya? Bakit ganun? Diba? Eh, may kausap lang, boy. Pero mo tumatawa sa phone, babae na lang. Bakit tawa ka ng tawa? Di ba may isip mo pa, hindi ka naman ganyan tumawa pag ako kausap mo. Pambira. Although, may instinct din naman tayo mga kababaihan. Yun naman yung gift na ibinigay sa atin, yung ating sixth sense or seventh sense, eighth sense na tinatawag, diba? So, na dapat ano nyo, ma-determine nyo kung alin yung sixth sense na tinatawag at yung tamang hinala. Oh, diba? Ganun. Meron din kayong mga the moves na ano, nag-i-eavesdrop kayo eh. Malaki talaga tenga na ang promise. Si Dumbo, yung ano, elepante sa ano? Ganun kalaki. Ay, walang sinabi sa laki ng tenga na malaki tenga namin. Oo, sobrang yung, kunyari, meron kaming kausap. Hindi mo ka alam, workmate lang, kaya tropa lang. Kunyari, lalapit kayo, kunyari, may ginagawa kayo. Yan. Pero magpupunas-punas. Nagtatanggal ng cuticle, diba? Ganyan. Nagpupunas-punas kahit walang pinupunasan. Nagtutupi ng damit kahit hindi naman doon nagtutupi ng damit. May hinahanap. Asan na ba yung ano? Oo, ganyan. Pero nakikinig, di ba? Ganun yun. Tsaka yung mata. Feeling ko kasi mas may talent yung babae na tumingin nang hindi halata kaysa sa lalaki. Ewan ko lang, nakita ko lang yun sa mga lalaki, napaka-obvious pag tumitingin ng cleavage eh. Parang feeling ko kasi, kung meron kayo ng talent na katulad ng babae na hindi obvious, hindi masyado mahalata namin na tumitingin kayo sa cleavage namin. Ganon. Ang babae, ako, may talent kasi ko partner na ano eh, yung kaya ko magbasa ng mabilis ng message kapag ka nag-scroll yung halimbawa, asawa ko. Nakikita ko na kagad, alam ko na kagad. Simple, basta screenshot din lang. Hindi lang pala tayo pati mata. Screenshot agad ng mata ko, ha. Kahit nagde-drive. Alam ko na kaagad kung sino yung mga ka-message, mga ganun. Pero kasi, feeling ko, hindi halata. Ewan ko na halata na asawa ko, di ba? Pero may ganun eh. Halata namin yung mga the moves. Yung eavesdropping. Nakikusyoso sa kausap namin. Ramdam namin, hinahayaan na lang namin. Kala ko hindi nyo alam eh. Kanyari, tinutupi namin yung kurtina. Inaayos na ilang beses yung blinds. Obvious pala kami. Taas baba yung blinds. Bumakala naman namin, hindi kami obvious. Nakaka-alert. Tingnan yung blinds ko, okay kung gumagana ba? Mukhang hindi na bumababa. Nakita namin yun. Na-observe namin yun. Siguro, kasi yun nga eh, tama si Chuper kanina, si partner, na you gotta distinguish between napapraning ka na lang ba o
o talagang merong kang nararamdaman nakakaiba? Tama. Malalaman mo naman yun eh. Itamo din naman yun. Oo. May galawang satanas din yung jowa mo para malaban mo na nanluloko na siya at hindi. Yun lang, di ba? Mag-intindihan na lang talaga ang babae, iba yung mundo nila. Ang lalaki, iba yung mundo nila. Di ba? Sabi nga, men are from Mars. Women are from Venus. Minsan nga nag-i-issue pa yan sa kaibigan ko dati. Bakit? Kita mo na yan. Sabi, advance talaga mag-isip eh. Bakit? May kaparaning ang taglay. Kita mo na yan. Title ng book na yan. Mali eh. Inuna yung men. Panghuli yung women. Discrimination eh. Dapat women are from Mars. Men are from... Bahala ka sa buhay. Bahala ka sa buhay mo. May issue pa yun. Magkaiba po kasi talaga tayo mag-isip. Tama. So, kailangan talaga magkaintindihan. Yes. Kaya nga, di ba, kapag ka na merong nagsiselebrate ng 60th wedding anniversary or 50th, talagang yung bilib ko sa mag-asawang yun, ganun na lang katindi. Kasi paano kayo tumagal sa isa't isa? Natanggap ang magkaibang mundo. Oo, ganun. Diba? Good luck sa inyong dalawa. Umpisa pa lang yan. Relationship. Sana eh mabuo po ang trust and confidence sa isa't isa dahil mahalaga po yan. Okey-dokey. Oras po natin mga kabisyo. Oras na para umexit for now. Mamaya tayo lang sa web magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Boom Tenorio! Good morning! Hi, Boom! Thank you for tuning in. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang program... 90.7 Love Radio. Love Lang. Always your number one SM Radio Station. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Ikaw kabisyo na kurota at sermon ang pabaon ng nanay sa school. Nako, bakit kaya? Pasaway na naman ano. Ang hirap talaga mga nanay ganyan eh. Oo. An mama, pingi pong baon. Manahimik ka sana, maghugas ka muna ng plato. Di ba? Sisar muna ka muna bago ka bigyan ng baon eh. Makahingi ka naman kasi kala mo ganda ng grades mo. Nakakainis. Minsan makademand wagas-wagas tapos ano, bagsak-bagsak naman. O di naman kaya hindi pumapasok sa school. O di naman kaya masakit sa ulo. O kaya puro jowa inaatupag tapos hihingi ka ng baon. Oo. Ay, kahit sinong nani talaga kukurutin siya, sesermonan ka. Good morning po sa inyo lahat. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2010. Hanggang kailan nga ba dapat speaking of nanays, hanggang kailan nga ba dapat na may opinion ang nanay tungkol sa iyong buhay? Nako, mag ano tayo dito? Preno-preno tayo, partner.
Mahirap na, di ba? Hanggang kailan dapat na may opinion ang iyong nanay sa iyong buhay? Ako po ay 27 years old na po, tambalanisa na matagal na pong panahon. Ang problema ko po ay fell in love with a single mother. Meron po siyang apat na anak mula sa kanyang unang asawa. Iniwan na po siya ng asawa, cannot be found na po talaga, although hindi naman po talaga legally separated sila, pero hindi na po talaga sila nag-uusap. Ngayon, yung nanay ko, kontrang-kontra sa setup namin. Feeling niya mahihirapan ako. Feeling ko naman, mahal ko naman yung mga kids. So, yun yung tanong ko. Hanggang kailan ba dapat sila may opinion sa buhay natin? Hindi ba malaki na rin naman ako? Thank you, Tambalan, and God bless. Lifetime yan. Oo. Hindi mawawala hindi yan. Hindi yan mawawala lagi. They will always have something to say because they are parents eh. Correct. Magulang sila. Very concerned sila. Meron sila talagang meron at meron silang opinion about it. But then again, kasi nga, malaki ka na. Hindi na ito katulad nung pagbata ka. Wala ka nang, wala, susunod ka na lang. Kasi total, bata ka pa at hindi mo pa alam. Lalo pa nandun ka pa sa poder ng magulang mo. Correct. Sila yung gumagastos para sa'yo. Pero kapag kaganyan na, sabi mo, mukha ka namang ano eh. Mukhang mayabang ka eh. Mukhang kaya mo eh. Diba? Mukhang kaya mo lang tumayo sa sarili mong paa. Diba? At probably at 27 years old, nakatapos ka na sa pag-aaral. Kaya very confident ka na kung ano man yung harapin, kaya mo na dapat yan. Diba? So, correct. Totoo, tama yung sabi ni Chuper, lifetime silang ano. Nandyan. So, lifetime sila. Habang nabubuhay sila, you value their opinion. Yes. At habang nabubuhay sila, meron at meron po sila talagang sasabihin about whatever it is about your life. Diba? Lahat ng ginagawa mo. Oo, meron. Pero pwede din naman, pwede kang sumunod pa din. Makinig. O pwede din naman kahit papano dahil nga matanda ka na, pwede ka nang medyo kumontra. Yan. Tama. There will be times talaga na mararamdaman natin laging kontrabida yung mga nanay natin sa buhay natin. Ganun sorry po for yun. The term. Ganun po talaga. Pero parang napaka-KG naman ng nanay po. Kasi yung nakasanayan nila, yes. Yun din yung instill nila sa atin kung ano yung nakagisnan at nakamulatan nila. At lagi mong tatandaan, ang rason o rationale behind that is that they are just concerned. Yes, diba? And protective. Sa case mo, di ba, gusto kanyang protektahan. Alam niyang hindi madali. Siguro apat din kayo magkakapatid. Apat kayo magkakapatid, may tatay ka. Yung dalawa nga sila eh, may nanay at tatay, tas apat kayo magkakapatid, hirap pang hirap pa na siya. What more, yung mag-isa lang. Correct. Diba? Tapos alam mo yun, ang dami nababaliw na yung nanay mo. Kakaisip advance ngayon. Advance mag-isip yung mga nanay natin. Ang dami-dami niya nang iniisip talaga kung anong mangyayari sa'yo. Tatanggapin ka ba ng mga bata? Kasi ang daming considerations talaga niya. Kasi totoo naman eh. Correct. Hindi ikaw yung tatay ng mga bata. Kahit sa natin pagbalibalik ta rin, dadating talaga sa puntong, halimbawa magkasama kayo, hahanapin nila yung tatay nila. Tama. O kapag sinermonan mo sila, sasabihan ka nila, hindi naman kita tatay ah! Ganon. So yung nanay mo, nag-aaway-aaway na, no? Hindi ka naman kita tatay eh. Correct. Diba? Yung mga ganyan. Tapos dadating din na, what if dadalaw din yung tatay? So, yung mga yan, naisip na ng advance ng nanay mo. Kasi diba? Ang mga nanay, ito lang tandaan mo na perspektibo na yung ginagawang desisyon ng nanay mo, hindi sa para sa kanya yan. Para sa'yo. Kaya gano'n lang, advance talaga siya. Ang dami niya na naisip, promise. Naisip niya na yung mga magiging apo niyo. Promise talaga. Kaya gano'n na lang yung opinion niya tungkol sa buhay mo. Correct. Tama yung sinabi ni Tanghenyo. Totoo po yun na lahat ng sinasabi ng mga nanay natin sa atin ay para sa kapakanan din natin. Talagang may mga pagkakataon lang na hindi natin kayang tanggapin o maaaring hindi natin naiintindihan. But later on, maiintindihan natin na sasabihin na lang natin sa sarili natin, oo nga no, tama pala si nanay. Diba? Marirealize natin yun sa tamang panahon. May mga kakilala ako na yung nanay na... Ito mo na nanay mo yan! May kakilala ako. Kasi bukas yung radio sa bahay kanina eh. So, kakilala ko, sobrang higpit nung nanay nila. Ilan talagang, taon na yung kakilala mo? 38 din? Malalaki na sila. Malalaki. May mga asawa, may kanya-kanyang pamilya na rin. Pero yung kabataan nila, sobrang higpit yung nanay nila. Kinuwento nila sa akin, paano nga sobrang higpit? Bawal daw may manligaw, ayaw magpa
magpaligaw dun sa bahay. Mm-hmm. Tapos to the point na nag-share sila sa akin ng kanilang kwento na isa pala sa kanila itinali nung nanay sa puno ng kung ano man. Kasi ganoon ang maunang panahon, di ba? Ganoon kay higpit. Kasi pasaway siguro. Hindi sumunod maghugas ng plato. Mm-hmm. O kaya, ayang kwento pala, nagastos daw yung pera nung ano sa classroom treasurer kasi. Eh, naman pala kasi. Maski ko ipatali ko rin diba? Sa kose ng mga bata-bata mo pa pag nanakaw ka na. Nakadispal ko. Nakadispal ko. Grade 4 ka pala. Estapador ka pala. Grade 4 ka pala. Estapador ka na. Parang diba? nakakuha ng mga 40, mga 50 cents, mga ganun. Kasi that time, 50 cents, sobrang laki na. So, matanda na to. Kasi 50 cents yung pinagulit. Nagalit. Ultimo daw yung hindi paghugas. Kabats ni Tanggemet. Yung kakilala mo, partner. Kasi yung mga panahon, diba, yun yung mga ano, yun yung mga tinatali pa yung mga sa poste ng Meralco. Tapos ang pinaglalaban pa 50 cents. Yung mga sinasako. Tapos yung pinagtalihan daw na puno, nakakatawa nga yung ano yung kwento na nakakaawa rin in a way na may puro antik daw, puro langgam. Mm-hmm. Oo, talagang parusa. Nadala siya noon, no, simula noon, nagpakatino siya. No, that time, hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan siyang isako tapos takutin na gagawin siyang patibay sa tulay. Hindi ka magtitino ha, sasakuhin kita. Tapos, alam mo feeling ko, noong time na kasi na wala pang social media, gawin mo yan ngayon. Yari ka. Yari ka talaga. Yari ka sa netizens. Diba? Tapos lahat ng mga lawyer na magagaling o kahit ano, basta lahat ng lawyer. Papasok sa buhay mo. Papasok sa buhay, sasabihin mo yung child abuse camera. Pero noong mga time na yun, dati, ang sinturon, ang latigo. Binibitin ka nga pati warik, sabi ng mga tatay, di ba may mga ganong kwento pa. So ito totoo talaga yung nangyari na tinali daw siya sa puno ng kung ano mang puno yon, tapos may mga langgam daw. Talagang lumaki siyang nagrebelde. So nung lumaki siya, na-realize niya lahat pala ng ginawa ng nanay ko sa akin para din pala sa akin. Mm-hmm. Nadisiplina siya, hindi na siya nagdispalko ng pera, lagi na siya naghuhugas ng plato. Diba? Yun yung mga bagay na sana sinasabi laging, natin. Sana laging ganun. Ang perspective, ang pagkakaintindi. Minsan kasi, other way around. Kung violent yung naging childhood, kung ba naman parte sa ako ka, hindi violence yun. Para sa akin, violence yun. Tapos tatagtarin ka, gagawin kang patibay sa tulay. Diba? Tatakutin ka ng matindi, diba? Sasabahan pa ng mga tatlong pusa noon sa sako. Diba? So mabuti yung kakilala mong yan, lumaki siya na maayos. Yung iba kasi, ang ending, kung violent ang childhood, nagiging violent din sila. Diba? So hinay-hinay din sa mga magulang, hindi naman tama na exaggerated yung violence. Kasi minsan, swerte mo kapag hindi nila kapag natandaan nila yung violence, pero natandaan din nila yung lesson. Yes. Meron kasing iba na malas-malas, ang natatandaan nila is the violence. Correct. Alam mo naman siguro kung ano yung sobra. Pili ko sobra yung pagtali. Oo, sobra. Kaya diba? Mga okay panahon lang yung, na yun, no? Okay lang yung palo eh. Pero yung tali, tsaka yung sako. Importante din kasi yung follow-up. Yung hindi mo lang sasaktan. Yes. Tapos yung pangaral kung bakit tama. Mo. Tama. Masarap kasi magpaluin ka dati, papakainin ka ng ice cream pagkatapos. Pagkatapos. Merong ano, may bawi. Laki ba kayo sa palo? Natali na ako sa poste. Okay, tapos. O tingnan mo, kabatch diba? Mo nga yung kanikwento ni Chuper. Yung pinaglalaban niya 50 centimos. Kasi dati ganun yung ano eh, ganun yung disiplina na ano na meron eh. Kaya talaga nag-evolve na, mabantay bata ka talaga. Oo, talaga, ngayon pa lang. Pag ginawa yan meron ngayon. Meron nga sa kapatid ko, may dumikit na tinidor sa likod niya. Nakakatawa kong isinit, pero nakakaawa din. Bakit? Anong kasalanan mo? Bakit ka itinali? Parang ano, nagnakaw ata. Bata ka pa. Bandido ka na. Yung angle ko kasi noon parang mekaniko ng mga motor. So yung mga pyesa ng mga luma na. Ninenenok mo. Alam ko na. Binenta ko sa Jang Shop. Tapos kinakalakal. Kung araw din nila kumakita, andun ako sa computer siya. Oo, nag-ano. Akala ko nilalagay mo sa ano. Yung ano dati yung pamato, di ba nilalagyan ng pabigat yun ng mga ano, ng mga batang 80s. Yung pamato. Oo. Tapos lalagay mo mga pabigat ng mga ano. Akala ko yun yung ginawa mo. Lurking. So, alam mo yan. So, ginagawa to ng mga ibang mga magulang kasi gusto nila magdisiplina. Correct. So, meron pong mga rason kung bakit nila ginagawa yun. Although, again, para sa akin, too much violence is not good. Correct. Diba? Even if you want to drive at a point. Even if meron kang punto na gusto mong sabihin. Diba? At mabalik tayo dun sa kabisyo natin na nag-PM. Ganun lang din. Katulad na nung bata ka, may opinion yung nanay mo sa sitwasyon mo. Eh di...
tanggapin mo. Ako para sa akin, importante siya na tanggapin mo at sabi, wag mong kontrahin. Sabihin mo na, I respect your opinion. Yes. Natanggap ko yung sinasabi mo. Correct. Ganon. Importante. Pero yun, importante din na kaya mong panindigan yung decision mo. Kasi in fairness talaga, mahirap yung sitwasyon. Apat yun, friend eh. Kami mahirap eh. Isa lang yung anak mo, dalawa lang. Oo, sakit yan lahat, pakakainin mo, paaralin mo na din. Tama. E paano, syempre, kung liba, mag-decide kayong dalawa to get married in the future, syempre, mag-aanak din kayo. Tama. Diba? So, yung apat, magiging walo o kaya anim. Okay lang kung presidente ng kumpanya yung ganun kakayaman. Walang problema by, yun. Eh kung ano lang din, saktuhan lang din naman yung kita, so, paano na? Diba, yun siguro yung mga naiisip. Ako, ang dami na naiisip na nanay mo. Hindi na yung makatulog sa gabi. Pinagdadasal talaga niya na makahanap ka ng ano. Although hindi natin sinasabi na walang karapatan yung mga single moms na magmahal ulit. Ha? Wala. Ang tinitingnan lang natin na perspective. Yung opinion ng nanay. Yung nanay nung ano. Mm-hmm. Nung nanay ng magjojowa nung single parent. Tapos yung barkada pa ng nanay mo sa Sumba. Yung mga yung sulsul. Ay, ano ba yung anak mo? Kaya nga, anak. Ito yan. Yung mga kumare. Habang nagsusumba. Minsan hindi sila nakakatulong eh. Habang nagsusumba. Mare, alam mo ba yung anak mo? Tama. Tama? O opinion yan talaga habang iniikot-ikot ng instructor, di ba? Naku talaga, mare. Pagsabihan mo talaga yan. Woo! Ganun. Ganun yon. So, laging may opinion. Pero tama yung sinabi mo, partner, kanina, na kailangan intindihin mo yung nanay mo or pakinggan mo yung nanay mo. Huwag mong pahalata parang, na kinukontra mo siya kasi ang mga nanay talaga sobrang sensitive. Tama. The moment na mag-oppose ka lamang sa opinion nila, dadamdamin nila yan. Saka, magpapatong-patong yan. Ano lang, pakinggan mo lang kasi ano talaga, opinion nila yon. So, respetuhin mo yung opinion. In the end, ako para sa akin, kung matanda ka na, pwede ka na talaga mag-decide on your own. Eh. Yes. So, kapag sinabihan ka na nanay mo, tanggapin mo yung opinion na yon. Huwag mo nang kontrahin. Huwag mo nang kontrahin. Kasi may rason kung bakit siya may ganong klaseng opinion eh. Saka diba? Siguro, i-prove mo sa nanay mo na karapat-dapat yung babae tsaka yung pamilya. At kaya mong buhayin. Yun lang naman concern niya eh. Correct. Yung hindi ka mahirapan. Oo. Yun lang talaga. Kanya-kanyang ano. Tsaka 27 ka na rin naman. Kaya mo na mag-decide kahit paano sa sarili mo. Diba? She is just very concerned about you. That is why she has that opinion. Ikaw ba madisiplina kang nanay? Sinong disiplinarian sa inyong dalawa? Hindi ko pa masabi. Bata pa yung anak ko eh. Okay. Medyo parehas naman. Ikaw ba yung tipong mangungurot na nanay? Ganun? Ay, siguro partner pag extreme. Oo. Yung mga tipong wala akong tulog sa saka mo ko aanuhin. Oo. Yung mga ganun. Yung halata nakapagkurot na, no? Yung mga tipong hindi pa ako nakakatulog sa saka mo ko kukulitin. Pero alam mo, hindi pa umuwi ang anak mo, di ba, high school na, hindi pa umuwi ng alas 7 ng gabi. Yung mga ganyan, kasi partner. Ikot ka na ikot sa sala, hawak mo yung chinelas. Di ba? Siguro, pero ngayon hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Medyo bata pa eh. Parang cute lahat ng gawin niya, cute pa eh. Iba na rin yung panahon ngayon, parang hindi mo rin magagawa eh. Parang takot ka na rin din. Kasi baka mag-hormentado yung bata, maglabas ng hinanayang sa social media. Delikado na. Dati sa atin, short lang. Pag mahaba na, lagot ka na. Tapos na. Alam mo, na-realize ko nga, hindi yan gumagana sa anak ko eh, yung 1 to 10. Yung short, tapos tawagin mo siya sa kompletong pangalan. Hindi, tsaka yung 1 to 10. Bibilang. Yung bibilangan ko. Kasi ako, parang tumatalab yan sa akin dati sa nanay ko. Isa! Sabi na, hanggang tatlo lang dati. Ngayon, 1 to 10 na, wala ba? 1 to 10. Alam mo, tangenyo, ganito pa yung ginawa ko noong isang araw kasi ay lumapit. Ayaw niya maligo. Malilate na kami. Sabi ko, 9.5! 9.3 points! Kasi walang balak, pati gasan talaga. Walang epekto? Sabi ko sa'yo, cute lang yan ngayon. Pero gawin niya sa akin yan ang matanda siya. Hindi ko na yung papapasukin kahit kailan. Sabi ko sa'yo, nung pumatak yung 8, diba? 1, 2, 3. Hindi gumagalaw. Nung 8 na, hindi pa gumagalaw. Yung 8 ko, may 8.5, 8.1 point, 8.3 points. Bago mag 9, yung 9, hinimay-himay ko ba yun? Bago mag 10, kasi ayaw sumunod. Pambihira. Baka naman iniisip niya, ito talaga si mami, marunong ako magbilang, tinuturuan mo pa ako. Diba, samantalang totoo eh, samantalang dati,
May gano'n lang yung nanay ko. May, meron siyang lisik ng mata na, na alam kong she means business. Kapag gano'n, talagang tiklop na talaga kami. Yung esophagus ko parang nagbulbul. Yung ano ko, intestines ko parang nagsama-sama sila. Gano'n yung feeling. Takot ngayon, tayo dati. Ngayon hindi eh. Mga bata, ano eh, lumalaban eh. Kasalanan na naman ang social media. Paano? Diba? Sasabihin mo, hinaing mo, ganyan. Ikaw ba tapos mag-e-depress. Mag-e-emote, ipopost. Ipopost. Magsusumbong kong kanina. Magkukulong, kakabahan lahat. Ano ba naman? Nakakaloka. Kaya, alam mo, bago ka mag-isip na magkaroon ng anak, pag anayin mo muna yan. Yung hindi puro pasarap, ha? Dahil yung pagkakaroon ng anak, lalo na at this time and age, Kabisyo. Sobrang complicated. Sobrang complicated. As napakalaking responsibility po ito. Dahil iba na yung environment, iba na sila, sobrang na silang empowered. Na sila mag-isip po. Hindi lang yung basta pagpapakain, bibili ka ng gatas. Yung nga lang, mahirap na. Part of it is discipline. Mahirap yan. Na, yung pagtuturo ng magandang asal, kalaban mo dito is yung environment. Tama. Tapos yung safety pa, hindi kagaya sa atin yung elementary, pwede tayong maglakad. Mm-hmm. Pero ngayon, nakakatakot na hayaan mo yung mga bata. Sobra nakakatakot. Diba yung mga nagka-trending na videos na biglang kinukuha yung bata. Tama. Ay, nakakaloka. Diba? Sasama kong kani-kanino, tapos pag umuwi sa'yo, pag tinanong mo, sasagutin ka pa. Oh, mga ganun. Diba? Bahagi yan ng pagiging magulang. Oo. Pero hindi ako laki sa palo. Laki ka ba? Hindi naman. Nasinturon ako isang beses. Sa mukha, no? Ba't alam mo? May bahid pa eh. Sabi ko, hindi, mali yung ilag ko. Hindi ka nakailag, partner. Oh, ilag sana ako mali, lalo nga sa pool eh. Hindi ako lumaki sa palo. So feeling ko yung anak ko, hindi ko pala laki sa palo. Sa kurot ako sa gana dati. Ako basta kaya itim ng singit ko eh. Nagmarke. Merong ano, may ebidensya ba? Nakakalurke. Basta ako may lisik lang ng matay nanay ko na ano eh, na alam kong she means business. Okay na sa akin 'yun. Hindi niya ako kailangan kuruten, sampalin o kaya ano, alam ko na kagad. Kaya tinatry ko 'yun para hindi ko magawa. Nalilisik ang haba naman ng eyelashes sa amin. Sabi ng anak mo, pa-cute lang 'yung nanay ko. Yung mata mo rin lisik, yung ano niya, matando pa rin. Oo, sa cellphone niya. Okay. Oo. Bad trip talaga yung mga bata ngayon, oo. So again, dun sa kabisya natin na nag-PM, just ano, take into consideration yung ano, yung nararamdaman ng magulang mo. And yes, pag-isipan mo din yan. But if you're very sure about it and you love that ano, that single parent and you, sabi mo nga, you love her kids, edi mabuti. Good for you na meron kang, di ba, nag-multiply kagad yung ano, yung pagmamahal na meron ka. Tama, one amazing, big happy family kagad yun. Amazing yun eh. Kasi di ba parang akala mo, isa lang yung pwede mo mahalin, kaya mo pala magmahal ng sabay-sabay ng anim na tao, di ba, or limang tao, o di ba, good for you. And good for the single mom, kasi at least, di ba, merong tumanggap sa kanya. Tama. In spite of her situation. Di ba? Masaya yan, o yun nga, talagang ano, one big happy family na kagad kayo. So, good luck. It's not gonna be easy. Promise namin sa iyo yan. It's not gonna be a bed of roses. Pero kung kaya mong panindigan sa nanay mo yan, edi panindigan mo na talaga. Okay? O siya mga kabisyo, mamaya talit na swebe, magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GBGB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang wala... 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Prevention. At yan ang mga produkto ng ACS. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila.
It's a happy Lunes! Tama yan. Maging puhunan natin ang happiness, mga kaibigan, sa pagpasok sa eskwelahan at sa pagpasok sa trabaho. Kailangan yan. Na-realize ko lang, partner, no? August 20 na, in a few weeks time, bare months na. Yes! Kaya pala parang medyo malamig na. Oo, kaya medyo pinaghanda mo ng slide. Oo. Yung suit mo today. Papunta na to sa papasko eh. Maagang pampasko. Ayan. Good morning po sa iyo na sinasabak na naman ang katindihan ng EDSA o di naman kaya e nandyan sa loob ng napakainit na PNR o yes, nag-iisa ng matinding mandirigma dyan sa MRT o sa LRT. Ayan. Alam mo, minsan pinangarap kong makasakay ng PNR. Na-try mo na ba ever? Nasa bucket list mo yun. Bakit siya nasa bucket list mo? Out of curiosity, every time na, kunyari, di ba, siyempre may mga times na naabutan natin yung PNR, lalo dito sa Buendia, Makati. Correct. Nakapag, kanina lang nakita ko yung PNR. Di ba, so mag-stop tayo lahat dyan at makita natin na pag dumaan sila, yung mga tao po, grabe siksikan. And na may nabalitaan nga ako, alam mo yung ano yung luggage bin nila. Correct, doon may nakasakay na. May nakasakay, may nakahiga doon kasi nga sa sobrang siksikan, yung lalagyan ng bag, higaan na rin ng mga tao. Sabi daw, di ko lang alam though kung yung ano na yun, kung yung picture na yun is totoo o hindi. Mm-hmm. Pero ganun siya kasiksikan. Parang chismis yung mga nakasagap nyo. Nakasakay ka na ba doon? Hindi pa. Naku, alam sa ko, hina mong yan. Dati kasi yung buti nga ngayon, bago na yung train kasi sarado na. Dati kasi yung bukas, open pa. Open yung binabato ng mga ihi. Totoo yan. Nakapag, so gusto mo pa ba? So, wala bang ano, dadaanan na ano, yung maganda yung view ganun. Maganda naman yung ano eh, yung experience kung one time lang. Yung tipong kasi nasa bucket list mo, pangarap mo na makasakay ganun. Pero kung araw-araw mo siyang biyahe, medyo masalimuot. Stressful. Pero ayun ang kagandahan naman dito is na dahil sa pagko-commute dito sa Pilipinas, natututo tayo maging matapang, tama, maging matibay, di ba? Alerto. Correct. Isang malaking check ng pick na ballpen. So ngayon, yan na naman ang hinaharap natin kasi Lunes na po ng umaga, pero lagi mong iisipin at least ngayong araw na ito may pupuntahan ka. Ibig sabihin, may patutunguhan ka. Sa akin, hindi ko naranasan sumakay pero naranasan ko yung dumaan yung train sa gilid ko. O talaga? Nakakanerbyo. Sa may mga, LRT? Sa may saan? Sa may mayapis. Dati, diba, may mga bahay dyan, may mga kaibigan ako dyan. So pag dumaan yung train, pasok ka sa loob ng bahay nila. Kasi lapit lang eh. Uy, totoo yun. Tapos mararamdaman yung parang hangin. Oh, gaman. Nakakanerbyo. O, naranasan ko din dati yan sa ano naman, sa Quezon Province, may nag-invite sa akin mag-host ng parang ano, barangay show event nila. So, sa gitna ng Riles? Sa gitna ng Riles, may basketball court. Mga ganyan yung pinupuntahan natin. So pag may dadaan na trend, tanggalin muna yung setup. Aalisin muna yung backdrop, ganun. One time, may binibili lang ako sa tindahan. Tindahan mismo, para mga three steps away sa Riles mismo. So hindi ko alam na may paparating, kasi nga may basketballan eh. Hindi ko alam may paparating na train. Eh siyempre, dahil yung mga taga ron, kabisado na yung pagdating ng train, bigla akong hinila nung tindero sa loob ng tindahan niya. Hinawakan yung damit ko sa balikat, tapos pinasok akong ganun. Tapos parang wala lang, no? Sabi ko, hala, grabe, ano pong nangyari? Ba't yung po ako hinila? Diba? Tapos dumaan na yung train. Sabi niya, dadaan yung train, hindi mo ba alam? Ako, sa pasensya na po, bago lang po ako sa lugar na to. Ah. So, ganun kadelikado. Natandaan mo nung pumunta tayo ng Bangkok. Isa yun sa Bangkok, ginawa siyang tourist spot. Dito kasi natural lang sa atin yun, di ba? Sa Bangkok kasi may ganyan din. Parang, kaya siya naging tourist spot kasi kung gaano kabilis o alerto yung mga nagbabantay sa tindahan eh. So lahat ng mga tindahan nasa gilid lang ng mga Riles. Correct. So, on pag, cue po sila, on mga cue, kaibigan. Pag narinig na sila yung, pag may narinig na sila yung paano ulit? Basta yun na yun. Medyo tinubay ko sa tunog ng barko. Vapor yung akin eh, no? So pag narinig nila yung ano, o kaya siguro may magsisenyas, o kaya may pailaw, diba? Senyales na yun para itaas nila yung parang mga trapal o tolda nila. Tapos ang ganda niyang tingnan kasi ihilahin mo lang, tapos sabay-sabay silang ano, pupunta yung tolda, isasara niya yung tindahan habang dumadaan yung train. Kaya, amazing kaya. Oo, kaya naging tourist pa. Pero dito pala sa Pinas, normal lang talaga yun. Diba? Sobrang delikado talaga, pero ang dami pa rin naninirahan dyan. Ibig sabihin, ganun
talaga sila kasanay kahit delikado yung lugar. Pero may mga ilan-ilan pa rin, lalo na pagbaguhan ka dyan, ingat po kayo kasi correct, ulitin natin, sobrang delikado po yan. And in any place ka, Bisyo, kapag kabaguhan ka, huwag kang patanga-tanga. Palinga-linga ka pa bago ka nandiyan sa lugar na yan. Huwag kagayahin si Christopher. Oo, bumibili lang sa tindahan, may paparating palang trend. Alam mo, mga malay mo nga naman, akala mo naman siguro, realist lang yun na hindi na gumagana. Pumalo mo may ano, natural na may dumadaan matmaya. Buti okay. Hindi kami nulis dyan nung humatag sa'yo. Bigla kang kinising scene. Actually, gusto ko nga ulit siyang ma-meet kasi feeling ko sinib niya talaga yung buhay mo. O, kasi yung mga tinda niya, yung mga sardinas, yung mga nagbagsakan sa harapan niya. Kasi nga, para lang mahila yung damit ko papaloob ng bahay. Aww, you're my hero. You're my hero. Pag slinomo yun. Oo, di ba? Kung may CCTV lang sa mga panahon na yun, di ba? Nag-trending na yun, di ba? Oo, sobrang naalala ko talaga yun. Tsaka yung ano, sumakay ka na reels, ginaganon yung ano. Sumakay ano? Yung sumakay ka na reels. Tapos? Yung ginaganon. Pinapump. Ang alin? Yung parang kariton, tapos pinapump mo. Hindi ko alam ang tawag dun eh. Kariton. Parang trolley siya na dumadaan din sa reels. Oo, kariton, tapos pinapump mo ganun. Para dumaan. Mode of transport din siya. Means of transport din. Ayun yung mga minsan nakikita natin naghatid ng tubig. Oo, yun yung mga ganoon. Yung mga ng Lucky May Pinsit. Yan yun. Welcome to the Philippines! Ganyan ang mga eksena, diba? True laluto lang halong eklabo. Nakaka-lurk eh. So, ingat-ingat po kayo sa inyong pagko-commute. Yes. Kung first time mo dyan sa lugar na yan na mag-commute, mas maganda at mas mahalaga yung magtatanong ka muna para hindi ka patanga-tanga. Kung hindi ka nakapagtanong, maging alerto. Maging matanglawi. Tama! Isang malaking check ng pink na ballpen. Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2015. Hi! I'm sure narinig nyo po yung NAIA serye nung past weekend. Wala lang po, isa po kasi ako sa mga airline personnel na nabenggahan, nasigawan, at nabigyan ng mga masasakit na salita ng mga pasahero. Dahil po dyan sa incident na yan, parang gusto ko na pong mag-resign. Hindi ko naman po deserve sa sweldo kong maliit na sigaw-sigawan ng mga pasahero. Should I resign or hindi? Thank you, Tambalan. God bless you both. Ayan. Alam niyo na ESR. Closure? And ng... ano nagkan sumadsad, may sumadsad na plane sa runway ng sa runway natin. Ang runway natin kasi isa lang. Kahit marami tayong kahit tatlo or apat yung terminal natin. Isa lang ang runway natin. Merong plane mula sa China, Xiamen, na sumadsad. At dahil doon, ang daming na delay na flight. Kasi sobrang, closure yung ano eh, yung runway. Kasi nagkaroon talaga, ng closure. Nagkaroon ng closure. Isa lang yung dinadaanan eh. Talagang ano, sa talagang nakaka-lurk. I know for a fact kasi yung asawa ko, 'di ba? Last week sabi ko pupunta siya ng Korea. Mm-hmm. Ghost month kasi, 'di ba? Sabi na nga ni Klamit. Huwag bumiyahe. Ayan tuloy. Nagkatotoo na talaga, sobrang confirmed talaga. Sabi niya, ayaw yung maniwala sa akin. Ayaw yung maniwala. Ghost month na Mercury retrograde pa. So anyway, so yun nga, sumadsad siya. So hindi siya kagad natanggal. Alam mo naman, hindi siya agad. Kung sa Japan yan, ang bilis na. Pero dito tayo, sa Philippines, so ang tagal. Hindi, pero kaya daw hindi natanggal. Ito, huwag kayo maniwala sa akin. Kaya nga sabi ko daw. Diba? Hindi natanggal kasi parang syempre you gotta investigate eh. Oh, naman. Parang sino ba dapat yung sisihin, yung nasa tower o yung piloto, diba? Yung mga ganon. So, and then plus nasa Philippines din talaga tayo, lubak nga ang tagal eh. Aeroplano pa kaya. Diba? Natanggalin sa runway, diba? So, hindi siya nakagulat. So, sa madaling salita, talagang pag yung asawa kasi ano eh, may flight siya. 11:45 PM ng Friday. Tumawag ako ng mga 6 PM kasi napapanood ko na sa balita eh na yun nga may sumadsad tapos may mga delayed na flights, may canceled flight. Pagtawag ko, sabi naman wala naman daw delay or cancellation. So tumuloy normal siya. Normal operations. Normal daw. Ganyan. Tapos pagdating niya doon, canceled ang flight niya. Oh. Diba? Nakakaloka. Hindi naman tayo mayaman na parang anytime pwede mag-reboot. Oh. Diba? Parang ganun. Sige, okay lang. Sige, okay lang. Hanap ako ng pinakamalapit na 5-star hotel. Doon muna ako. Okay. Ganun. Hindi, pinaparebook na partner. Okay. Tapos yung itsura
ng terminal ng ano, sobrang parang papuntang Sursogon, Samar. Alam mo yung punong-puno ang sikip-sikip. Okay. Yung hindi siya regular kasi nga ang daming canceled, ang daming delay. Yun yung nangyari. Madami makaka-relate dun sa naiya-serya na yan. So ang daming galit. Syempre part ko limbawa, isang taon mong kunyari pinalano. Di ba? Nag-file ka ng leave. Correct, di ba? May alkansya ka, nag-file ka ng leave, pahirapan sa boss mo na magpaalam, yung mga ganun. Tapos sasabihin sa'yo na na-canceled yung flight mo, mag-rebook ka na lang. Ay, nakakaloka. Tapos, di ba, so talagang naturally, lahat talaga ng mga tao doon. Mainit ang ulo. Mainit talaga ang ulo. Wala akong sigurong kakilala na tuwang-tuwa pa, di ba? Wala, parang sa lahat ng mga nabasa kong mga post, talagang nagrabyado, ganun. So, syempre, ang talagang matitira, katulad nito nag-PM sa atin, ang talagang titirahin is yung airline personnel. So, ngayon, siya yung harap sa tao. So, ngayon, yun yung naramdaman niya, na parang worth it ba na sigaw-sigawan ako? Worth it ba na sa sweldo kong ito, eh, laitin yung pagkatao ko, mga ganun. Tsaka, hirap nun, no? Parang ilan tao, kunyari, 10,000 yung mga nandyan. So, lahat yung papaliwanagan mo, isa-isa. Lahat yan! Tsaka, lahat yan, may iba't ibang level ng ng ulo. Matapos mong paliwanag sa isa, may kasunod ba mag-aapila? Tapos yung titira sir, squatter, tapos mag-i-English yung isa. Magulo na rin utak ko. Magulo na yung totoo. Kasi all walks of life yan eh. Tama ka tangin nyo eh. Merong ano, merong Kuala Lumpur. Diba? Merong may-ari ng Kuala Lumpur. Meron pa yung may amoy. Meron pa, diba? Hindi mo na talaga. At saka, parang kakapanood ko lang kasi ng Titanic the night before. Tapos na-realize ko na, sa HBO yata siya palabas, na-realize ko na talagang, in time of crisis, walang mayaman, walang mahirap. Kasi naman. Alam mo, nung yung ano nasa, ano yun, for business class kayo sa sakin kasi ng asawa ko. Mm-hmm. So, syempre, yung mga kasama niyang sasakay din, mga yayamanin. Yung ako kasi asawa ko, sabit lang yun. Huwag yung isipin mayaman siya. So, anyway, may mga binabanggit na ng mga pangalan. I want to talk to Lucio Tan. Ganun, yung mga, ganun na yung mga eksena. Sabi ng asawa mo, I want to talk to ano? Oo nga. Sabi niya, no, I don't want to talk to you. I want to talk to Lucio Tan. Ganyan. Ganun na yung mga eksenahan. Okay. Ganun, so, imagine mga ganung level yung mga kilala nila. So, siguro, kung may mga ganyan, I want to talk to Lucio Tan, meron din namang mga iba na yun nga, Kuala Lumpur. Mahalang niya kayo, pambihira, di ba? Wala man lang kayo patubig. Di ba? may ganun naman. So, talagang gets na gets ko yung nararamdaman itong personal na to na parang, ay, grabe, 10 milyong tao yung parang naramdaman kong nagmura sa akin. Sabi nga na asawa ko, meron daw mga matatapang na kinakaya pa yung mga pagsisigaw ng mga pasahero. Pero may mga iba na talagang umiiyak na. Yung mga babae daw, nag-iiyakan na. Kasi, syempre, paano, wala naman din silang magawa. Grabe, diba? Kung pwede rin sila makitulak dun sa aeroplano, gagawin nila. Wala silang magawa. Ang daming canceled flights. Ang daming delay. Ang asawa ko, 20 hours. Isipin mo yun, ha? Oo. Dapat nilipad siya ng Friday. Umuwi muna sa amin. Joke lang ang lahat. Kasi na-delay ng 20 hours. Umuwi muna siya. Bumalik siya kinabukasan. Oo nga naman, Semer. Wala ka namang... Ano namang gagawin niya doon? Ano, hihilata ka doon? Oo, diba? 20 hours. Sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, sabi ko kasi lahat ng mga tao dyan, mainit na yung ulo. Oo. Kahit na anong mangyari, kalma ka lang. Mahirap na ma-fiscal. Mahirap na. Sabi ko, alam ko, nakakainit ng ulo talaga yung ganyan. Pinaghandaan mo, excited ka, tapos yan, kalma-kalma ka lang. So, nakaisip siya ng paraan, nagpa-downgrade siya eh. Okay. Sabi niya, wag na arte-arte, kahit sa pakpak na eloprano, kahit sa may gilid, basta matuloy lang. Ganun. Kahit sa LC ka. Oo, kahit sa LC. Carry na yun, malay mo. Nakakadissolve ng pats pag inikot sa LC. Diba, yung mga ganun. Sipin mo, 20 hours na delay. Sipin mo, malaking joke, inintay ko siya pa uwi. Welcome back from Korea, diba? So, pero isipin mo na lang, yung hassle, yes. Yung feeling ng mga sinisigawan, di ba? Alam mo, girl, ngayon yata wala na masyadong delay eh. So, ibig sabihin, balik ano na lang, sa normal. Oo. So, ibig sabihin, you survived it. Hindi mo ikinamatay. Tama. Diba? Ikinadepress mo ng ever so slight. Ikinasama ng loob mo. Ikinastress mo ng bonggam-bongga. Ikinapangit mo ng medyo. Di ba? Pero hindi mo ikinamatay. So, Tama. Ibig sabihin, this is not the time to give up. Oo. Kinaya mo nga eh, namurahin ka eh. Although, nagigets ko na parang, deserve ko ba to? Murahin ako, ganyan. Eh, nasa customer service ka kasi. Tama. Yun ang linyahan
nasa front line ka kasi. Nasa front line ka kasi. At yung medyo mahirap. Ang mga pasahero, maghahanap ng tatawagan. Di ba? May maghahanap ng masisigawan. Maghahanap ng pagbabalingan. Isipin mo, paano kung pumunta ka doon na ano pa? Nagutom ka pa. Di ba? O talaga mainit ang ulo. At saka, paano buong ipon mo nandun? Tapos ibig sabihin, cancel. Sa tingin mo ba, nakaka-excite yun? E di talagang, intindihin mo na normal lang na magalit sila. So, huwag mo isipin na ano, kasi yung tanong niya, mag-resign po ba ako? Ako para sa akin, wag. Kasi lahat kinaya mo na nga ng nalagpasan mo na, it's done. Tama. Finished. And hindi lang ikaw yung nakaranas niyan. Marami mga iba, di ba? And kung nag-breakdown sila, ikaw nag-breakdown ka din, di ba? Pero it's part of life eh. It's part of the business na may mga aberya talaga minsan. Meron. Dapat mong intindihin, normal ito. Walang trabahong hindi nakaka-stress. Walang diba? Trabahong madali. Lahat po mahirap, promise. Totoo yan. So, kinaya mo na kahapon o nung nakaraang weekend. So, ngayon, normal petics na ulit. Back to normal na. Petics na itong mga susunod na mga araw. Pero sa ngayon, maraming pa rin mga canceled flights. Mga 13 flights. Meron pa rin. Kasi nung nag-check-in ako sa isang hotel nung weekend, ang dami kong kasabay. Tapos lahat yun, kaya sila nag-check-inan kasi nga, na-delay yung flights nila. Ganun katindi yung epekto ng yung aberya. Iniisip ko na lang yung mga yung parang may mga multi-million business deal na kailangan mo makarating doon. Kung hindi ka makarating doon, wala na yung contract. Yun na lang din eh. Sabi ko dun sa asawa ko, kung na-delay ka man lang ng konti, na-delay ka lang kasi isipin mo lang, bibili ka lang naman pang kilay ko doon, di ba? may mga iba. Asosyal naman ang kilay mo. Hindi ko sabihin, yung pagpunta niya doon, bakasyon. Sa bagay, mga makeup. Ano binibili doon? Mga BB cream. Mga BB cream, CC cream, DD cream. Pupunta ako ng Korea para bumili. EE cream, napakaraming steps 1 to 20 para maging kasing kinis ni ano. Eh, Jungkook. Kailangan mo si Jungkook. Ayun, basta. Yung sa BTS. Yan. Ganyan, maging kinis sa kanila. 1 to 20 ang steps, diba? So sabi ko, at least ikaw, pupunta ka doon magbakasyon. Hindi lang naman yung paalis eh, pati yung pabalik. Pati yung pabalik na pabalik na mga flights, hindi rin makapasok dito sa Pinas. Isipin mo yun. So, paano yung OFW na Uwing-uwi na, tapos yung buong pamilya, umarkila na ng jeep. Tama! Diba, may palaspas na nga sa grid, pwede na lumuwas na SLX eh. Welcome back to the Philippines. Isipin mo yun, may mga umabsent sa school ngayong araw na ito, di ba? Kasi sasalubong sa airport. Di ba, pinalutong lechon kahapon nga, kapapaksiwi na lang, di ba? Kasi hindi na malutong. So may mga kanya-kanya talagang kwento, promise. May mga meron siya na nirebook ang flight after 5 days. E paano kung wala ka ng pera? Tama. Diba? Tapos ang kapupulutin. So talagang it has been stressful for both the passengers and the personnel. Diba? Pero again, like always, diba? Wala naman pong forever. Tama. So katulad nito, natapos din. Pero yun talaga, mayaman o mahirap sa time ng crisis. Parang Titanic, diba? Wala na. Tsaka meron pa dyan kasabihan when it comes to crisis na the goods of the world will be the goods of everyone. So, ibig sabihin, correct. Siya kasalanan yung pagnakaw. Nakon, yan yung sabi ni Saint Thomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas. Mga inaano ni Tanghen, parang hindi bagay. Hindi bagay na mag-Saint Thomas. Nakaka-lurk eh. Ay, nako. Pero tama yun, mga kaibigan. Let's, ayoko na. Wala akong ngayon itapag kasi ito. Ako nga na, nahimik na lang eh. Nag-iisipin ako lang teka nga. Baka sakali may habol ako, wala pala. Saint Thomas Aquinas na yun, partner eh. Huwag ka nang maingay. Ako nga, nag-smile na lang eh. Wala na akong sinabi, di ba? Hindi, pero ako yung realization ko dyan, promise, mayaman or mahirap in times of crisis, it doesn't matter. So in the end, ano yung kantang I've tried so hard and got so far. In the end, it doesn't really matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Astiso mo, Chong! Diba? Parang in the end, it doesn't really matter. It doesn't really matter. Kaya parang sabi ko, just enjoy what you have. Huwag yung masyadong sakim. Mm-mm. O kaya huwag masyadong yung naghahangad ng so much. Learn to appreciate and learn to be grateful with what you have. Kung bigyan ka ng sobra, learn to share. Kasi in the end, it doesn't really matter. Diba? Tama. Tingnan mo nga, kapag ka may bagyo, tingnan mo yung Marikina, yung Ondoy dati. Diba? Yung mga matitindi
matinding ang gagandang subdivision tinira. Di ba? Kasi tama, it doesn't matter eh. Sa panahon ng krisis, ayun na. Kahit sino pwedeng tirahin, mayaman o mahirap. Kakilala mo man si Lucio Tan o si, oh, si Lucio. Isa lang po talaga kaahantongan natin pare-pareho sa bandang huli, mga tama, kaibigan. Isa lamang yan. Kaya minsan huwag mong iyayabang yung pinakamagandang mansion mo dyan sa inyong lugar. Kasi pagdating sa huli, pag mamamatay ka, hindi mo sasabihin, Dok, ibibigay ko po sa inyong subdivision, bigyan nyo lang po ako ng 10 hours to live. Diba? Walang ganon. Kung mamamatay ka na talaga. Pero diba? Ano lang yan, isa sa pinaka-example yan, naalala mo yung kay Noah ba yun? Yung sa Noah's Ark. Oh, Noah's Ark. Correct. Totoo. Anong palaban mo sa Noah's Ark, partner? Andit, overtime na tayo eh. Diba? In the end, it doesn't really matter. So today, learn to share, learn to be grateful, learn to be happy, diba? Because life is too short. Yes. Maraming salamat. And again, dun sa kabisya natin na nag-PM, do not give up. This is not the time for you to give up. Nakayanan mo nga, natapos na yung crisis na yon. So, ibig sabihin, yung mga iba pang mga crisis na dadating, kakayanin mo pa. Practice lang yan. Tama. Move forward. Truth. Tapos na yun. Truth. Isang malaking check ng pink na ballpen. O siya, mamaya teletelesweme, magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GVGV lang. Love lang! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!